you shall have no bad debt. So ang loans natin, ito po ay ang utang talaga, kaibigan ng kahirapan, kaya dapat natin ito ay iniiwasan. So avoid natin yung non-productive loans at all costs, no? Mga sasakyan, gadgets, no? Yung mga ganyan, no? So yago over YOLO dapat tayo. So you make delayed gratification a habit, save for whatever it is you want, and avoid getting loans at all costs, and better yet, create passive income to buy your wants. So never use loans to buy your wants, no? Magkakaskas ng credit card para magbakasyon, no? Tapos i-installment yung yung pagbabayad diyan. Wrong 'yon, mag-ipon po kayo. Huwag kayong kukuha ng loans para sa bakasyon. Kasi ang bakasyon, once yun ha, kapag gumamit ka ng credit card. Loan hacks natin, avoid paying interest on assets avoid paying interest, no? Kasi nag-accrue at saka nagko-compound. Because kung tayo yung nandun, nasa kabilang equation tayo, hindi tayo yung sa investor side or sa lender side. Kaya it's going to be detrimental for us. Always pay your credit card in full. Wala kang karapatang mag-credit card kung hindi mo kayang bayaran in full ang iyong credit card pag dumating ang statement every month. And never buy things that depreciate fast through a loan. Buy second hand instead, no? At mag-buy in cash para mas keep mo yung depreciation. As in a car, no? Pag titignan natin dito sa sasakyan, yung car depreciation, pag titignan natin yan, bilhin natin ng 1 million. Nako, after 1 year po, tanggal na yung 25% yan. 750,000 na lang yung car na yan, no? Tapos after 3 years, 392,000 na lang. Natanggal na yung 61% ng value ng car na yan. At habang tayo ay tumutuloy at nagiging ano, no? At the end of 20 years, nako, yung car natin ay scrap metal na. So, ano yung rules natin in buying a car? Car price should be maximum 1 year of your salary. Maximum na yan, ha? So, kung ikaw po ay nagbabalak na bumili ng 1.8 million na sasakyan, kunwari ay Fortuner, 1.8 million yon. Dapat, ang iyong salary ay 150,000 pesos per month. No? So, yun po yung tinitingnan natin. So, ang gagawin mo ngayon, magkano yung sinisweldo mo? Kunwari, sumasweldo ka ng 20,000. O, 20,000 times 12 ay 240,000 pesos na sasakyan ang kaya nating bilhin. Walang brand yung makukuha yun. So, tayo ay bibili ng second hand. Okay? If brand new, pay your car in cash. Okay? Bawal bumili ng car through a loan. Yan yung aking bagong rule. At maraming naloloka talaga dito, no, pag sineshare ko siya. Kasi nga, kapag tignan natin dito, no, sa chart na yan, kapag bumili ka ng car na brand new, the first 3 years makikita mo, dyan yung grabe yung pagbaba, di ba? You lose 60% of the value. Nag-depreciate siya ng 60%. So you lost 60% of your cash because of that asset. So hindi siya maganda kasi nag-lose ng value. And then the irony of it is, ang bilis mag-depreciate pero binabayaran mo pa ng interest kasi hindi mo pera yun, eh. Diba? So, wag bibili ng sasakyan kapag hindi mo kayang bilhin in cash, no? If second hand, pwede naman magbayad tayo ng 70% na down payment. May leeway pa ako kapag ano, 'di ba? Kapag second hand. 70% down payment 'yan. 3 years maximum loan term, at yung amortization natin ay 10 years at 10% of our monthly income maximum. Okay? So para sa akin, buy second-hand car na lang. If you can buy the second-hand car in cash, the better, para wala na talagang loan. Ano? This will make you skip majority of the depreciation, which happens in the first 3 to 5 years. At yung 3 to 5 years old na car is the sweet spot. Ang laging sinasabi sa akin dito, ay hindi ba, ma-maintenance na yan kapag 3 to 5 years na. Bakit? Yung sasakyan mo ba na binili mo ng brand new, pag 3 to 5 years na ay hindi na ma-maintenance? Pareho lang yun, di ba? Pagdating nung panahon na yun, mag-maintain ka rin na ganyan. So, pero na-skip mo yung depreciation part, no? And this is also very good for the environment. Kaya, nako, maganda po talaga na second-hand tayo. Kasi yung mga metals na gagamitin dyan at yung rubber ay hindi na manggagaling pa at i-extract natin sa ating kalikasan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video,
please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.